honey. Walang honey. Hindi lang siya lasang honey. Bigyan mo yung honey na binigay ni Kialalo, lagyan to. Tapos, ang aking ginger at saka lemon ang sarap. Maganda, maganda siya sa ating ano. Maganda siya sa ating kaimutan. Welcome sa Team Unbearable. Unbearable channel po dito sa YouTube. Oh, di ba? Ito yung honey na binigay ni Kialalo. Pahinga yung pagtimpla dyan para makita nila. Ganda, nag-i-emote ako dito talaga. Sinala ko, hindi ko alam kung ilang kutsara na to, pero ang sarap. Yan ang gagawin natin. Pampaganda ng boses. Hinilaan ko pa siya. Takpan mo na to. Para ako nagde-demo. Dahil may kukwento ako sa inyo. Kasi at least ito, mga ganitong mga food ano namin, di ba? Mga food business namin sa online. Mula dito sa mga sombrero na hindi ko alam kung bakit hindi na binibenta ni Papa Bambam sa September na daw siya. September na, malapit na yun ha. Sa September na siya uli magbabalik kasi ang out of stock na. Baka magmahal. Kaya direct doon. Tapos, itong honey ni Papa Kialalo. Tapos yung mga bedsheet na ang kagaganda every now and then. Pinapalit ako yung cover sa likod ko. Ganyan. Oh, tiyo, ganda. Papakita ko sa inyo next time. And of course, ito na nga mga ginger. Sarap-sarap lang. Anyway! Naku, naaawa ako kay Nico Natividad. Si hashtag Nico. Kasi, pinag-usapan din siya this week sa mundo ng showbiz. Gawa ng, hindi na siya nakatiis. Nagbigay na siya ng reaction. Matapos ngang mahuli ang di umanoy na nang scam sa kanila ang mag-asawa. Nakapag-invest siya ng 4 million pesos sa isang negosyante na matagal na nagtago, tapos finally nahuli, at nung syempre nahuli ng NBI at ng mga ibang authorities, lumabas na balita. Eh nagsalita ngayon si Nico Natividad na finally nahuli na, sana ma-serve ang justice sa kanila, sa mga iba pang naloko, hindi niya na inaasahan makakabalik yung 4 million niya, etc., etc. Ang nakakaloka, may mga kasamahan tayo sa showbiz na pinuna siya, na nagbigay din ng opinion, ang nakakalokang opinion na sinabing, parang 4 million? Kini-question kung saan ang galing ang 4 million ni Nico Natividad. Oh, ay ang Nico matapang sumagot, sabi niya. Ano akala mo sa akin, walang naipon? Nagpapakasipag ako, nagpapakahirap ako magtrabaho, lahat ng racket pinapasok ko, etc., etc., etc. Na, eto, kaya ako magsasalita dito sa Unbearable Channel. Gusto ko lang dugtungan kasi isa nga ako sa mga saksi na kahit barya-barya, oh, take note, hindi barya ang mga 75,000 pesos, pinakamababa yun, ha? Diba, Nico? Sa mga saksi na nakapag-book ng ilang shows para kay Nico Natividad at iba pang mga singers at mga ibang member ng hashtags. O, diba, nabooking tuloy yung talent fee? Hindi, yung pinakamababa. So, sinasabi ni Nico doon sa claim niya na for several years since maging hashtag siya, nakapag-ipon siya. So sa pamamagitan nga ng pagsayaw-sayaw sa It's Showtime araw-araw. Tapos may mga racket nga siya, may mga TV show siyang nilalabasan at may mga kung ano-ano pang ginagawa niyang pelikula na kahit daw mga walang salita yung role niya, tinatanggap niya para makaipon lang siya. Kaya ako, iniisip-isip ko rin, hindi naman nga talaga imposibleng makaipon siya ng ganung kalaking halaga. Kasi isa, dalawa. Sabihin na natin direct doon, mga apat na beses rin, tatlo o apat na beses rin namin siyang naibook sa mga iba-ibang shows namin all over the Philippines. At binayaran namin siya, sabihin mo na lang minimum of 75,000 mababawasan ng komisyon. Lagi mo na lang sa 50,000, aba marami, mga 200,000 din yun. Eh mga ilang racket lang yun. Eh ang dami nga niyang racket na sinasabi. Kaya feeling ko naman, posible. Kaya siguro, kung nagkamali man yung kaibigan nating reporter na nagsabi sa kanya o nag-question na kung saan niya kinuha yung pera na parang may mali siya yung pagkakatanong, siguro nagkamali ka dun, kaibigan. Kasi kagaya ng ibang naniniwala kay Nico sa kasipagan niya, hindi ko masinasabing ano tawag dito, ganun siya kayabang or ganun na siya kayaman. Pero, diba, masipag yung bata. At hindi imposible na maipon niya yung ganong kalaking halaga. Na eto na nga, ang nakakaloka doon, dapat talaga magdemanda siya. Nakakaloka doon, isang ganun lang, nawala. Dahil nga naloko nga siya nitong kung saan sila nag-invest na mag-asawa. Diba? 4 million is 4 million.
kami nga rin, milyones din ang mga pautang namin, hindi namin alam kung paano namin ngayon nahahabulin. At least kami, may mga ebidensya kami ni Nico, like tinalbugan kami ng cheque, meron kaming records sa ospital, tapos meron kaming mga listahan ng sponsorship, nakalagay sila sa mga poster namin, sa tickets, at sa mga ebidensya, mga releases sa lumabas na nag-sponsor siya sa amin at hindi pa kami binayaran. At least kami, meron kami mga ganun, ha? Kaya pwede kami maningil. Kaya ikaw, Nax, hindi ko alam kung paano ka pa makakapaningil yan. Pero, ganun pa man, maganda yung ginawa mo, lumabas ka para kung sino pa man ang nabiktima nitong nangloko sa inyo, ay maglabasan na rin. At sana naman, sampahan ng kaukulang kaso at maparusahan. Kagaya ng mga iskandalo sa PhilHealth, kung ano ang pag-ahensya ng gobyerno, hindi lang sapat yung nag-resign yung presidente kung sino mga involved. Hindi ah, bakit? Bilyones yung pinag-uusapan, tapos ganun lang? Hello? Parusahan, ikulong! Mapahiya ang lahi nila, ganun talaga. Ganun ngayon sa bagong normal na to after ng COVID. Ganun talaga, mapahiya na ang mapahiya. Kasi ganun eh, gumagawa kayo ng katarantaduhan, eh di, panagutan nyo, di ba? And on that note, maraming salamat sa lahat ng mga nanood ulit, mga nag-subscribe dito sa Unbearable Channel. Asahan nyo po, patuloy po kami magbibigay pugay at magbibigay asaya sa inyo sa pamamagitan ng aming munting palatong tuna na ito na tinatawag naming Unbearable Show sa Unbearable Channel. Sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, subscribe na kayo dahil napag-iiwanan na raw kayo. Tita Thelma Zuniga Rodriguez, maraming thank you. Attorney Eric Gabatino, thank you very much. Ang PLDT Home, Mama Sheikah Balrevilla, Ate Marisa Cohonde, and si Miss Lynette Garcia sa PLDT Home, sa Gabay Kalikasan, Gabay Guro, lahat ng mga co-volunteers ko dyan. Magandang araw po sa inyo. Malapit na September, maririnig na natin ang mga pamosong kanta ng Jose Maria season. Ano ba yun? Jose Marichan. Ano ba? Yes! Unbettable. Nagmamahal. Unbettables po. Bye-bye!